sobrang teary-eyed ka. Tapos, nung nagsalita ka na, talagang naramdaman na namin na very emotional ka. Ano ang tumatakbo sa isip ni Kyle na ngayon ginaganap ang kanyang grand contract signing? Siya po talagang dream come true. Hindi ko akalain na makakarating po ako sa ganito. I mean, this is my second contract signing, but for them to believe in me for this long and to keep on supporting me, I really feel the love and sobrang napapasalamat po. Pero ang galing kayo, no? Kasi syempre, ako personally, kaya kong sabihin na you deserve where you are now. Kasi, di ba, bata ka pala, parang you always guest sa programa ko, sa MOR, from The Voice, hanggang ngayon, masasabi natin, parang hindi mo hinayaan na mawala ka dun sa limelight, sa spotlight. Best effort mo yun dahil gusto mo yung ginagawa. Mahal ko yung trabaho ko eh. And I like when work doesn't feel like work. And I'm blessed enough to have that experience throughout all my series and series, movies that I've been able to do. Yeah. Kaya talagang tuloy-tuloy lang. At nakita namin ng pag-grow ni Kyle as a actor din at magaling na musician, di ba? Musikero, ganyan. So, congratulations. And syempre, may mga tanong pa from our friends from the press. We have Humility from CineHub. Where's Humility? Hello. Is this working? Hello. So, you said that this is a dream come true for you. So, we want to know, like, can you tell us your dream projects, dream collaborations in the future? Actually, I was able to do one with a dream come true project with the one and only Piolo. We did a movie recently under Spring Films and Cornerstone Studios. Na sobrang excited po ako na mapakita po sa mga tao. And I also have another project na isa din pong pangarap ko. That's coming soon. Di ko pa po pwedeng sabihin eh, but it's under ABS-CBN. Excited po ako na gaganapin yung role na yun. So, antayin nyo lang po. I can't say too much about that. Yes. Another question is, can you tell us how you're preparing for these roles? Like, how are you bettering yourself as an artist in your craft? I have a lot of schedule. Ano naman po? Marami pong mga schedule na workshops. Kasi it's always better to better your craft kahit send ka sa career mo. It's always good to do workshops and fix your tools. Para po sa akin. And also, kailangan po mag-gym para sa next kind of role ko. Medyo pinasukan ko na po yung ganong roles na ngayon eh, na kailangan po magpaborta minsan eh. So, magpaborta eh. Totoo. Thanks, Humility. In fairness nga, noong maraming na-shock, di ba, from Baguettes, tapos ngayon parang medyo mas may skin na talaga, sexy Kyle na yung pinapakita. Sunodan ko lang yung about Piolo Pascual, di ba? Parang, yan bang movie na ginagawa ninyo ang naging dahilan kung bakit nung last concert ni Papa P, parang yung pagmamahal niya sa inyo, itinuturing niya kayo talagang mga anak niya. Mga anak niya kami. Kami ni Elijah, kami ni Nico. Obviously, anak niya naman talaga yun. Parang, lagi ko sinasabi kay Nico ngayon, hey, I'm your brother now, ha? Kapatid na tayo. Kapatid na tayo. Oo. Grabe. Yung pala yun. Kaya sabi ko, saan nag-work si Kyle at si Papa P? Bakit? Lagi sila binabanggit while nandun kayo sa gilid ng concert. Sobra kami naging close dahil sa movie na yan. And nakita niyo po kanina yung sinabi ni director. Siya yung director po namin doon eh. Top Nazareno. Yes, Top Nazareno. Napakagaling po ng director. May samahan po kami na po kasi lucky po kami na nag-taping po kami, na nag-shooting kami. Excited lang po ako. Panoorin niyo po very soon. Very, very soon. Ayan, sinuntang ko lang yun, Humility. Salamat. Susunod, we have Dicey Ray of Star Cinema. Ano mga pangalan ni Humility? Dicey Ray na po. Hello. Hello, boys. Chino. Bye. Dicey Ray. Hi, Kyle. First of all, congratulations. Thank you. We want to know about your future plans on the big screen. So, if ever ba may genre and role ka na gusto na hindi mo pa nagagawa before, pero gusto mong gawin in the big screen? Hindi naman sa hindi ko pa nagagawa, pero what I've been doing recently na sobrang gusto ko talaga. I mean, every kid's dream was always to do action.
and for ABS-CBN to really trust me in that way. I'm very blessed and I'm very excited kasi marami pong naka-line up po ngayon na pagano na nga po mga action. May drama pa rin, kahit pa paano, pero action. Gusto mo pa sa mga. For our last question, what is your favorite star cinema movie and why? Wow. Favorite star cinema movie. Actually, lahat po ng mga movie ni Ate Sara. Siguro. Nung dati. Kasi my mom... Actually, bang magmahal with Yoyo? My mom has always loved Ate Sara. That's also why I was Team Sara. Kasi siya yung pinakakilala ko pong artista dito sa Pusunay. Thank you, Dr. Siree. Ayan, next up, question will come from Drew Arcierto of Bush. Hello, Drew. Hi, well, hello. Congratulations. You've been acting a lot recently, no? And we know how big, how wide your practice are in. Any plans on pursuing more music than that? Yes, I'm working on an album, actually. Sige, sabihin mo na ngayon. I will release it next year. I will not say when next year kasi di bago tayo sa mga dunod. Dahil sa scheduling ko, may mga sinusulat na yung mga kanta. I'll give a teaser din. May mga nasulat din po kami ni Elijah Landas, ni Jane King. May mga nasulat din kami. Excited din ako na marinig nyo. Si Moira din na kasama ko sa pagsulat. So, yun, marami din po. Can we know anong genre yung we can expect? So I actually have a lot of rap songs that I wrote. Nakakagulat, nagra-rap din ako. Pero may rap po ako, pero for the most part, R&B. R&B po talaga. Last question. Going back to acting, how does it feel that you're not boxed in a love team? And you've been doing a lot of solo projects lately. How does it feel? How does it feel? Well, siyempre lumaki po ako sa love team. It was how I got my acting stuff. Like, that's dun po ako nakilala. So, hindi naman sa... nagpapasalamat talaga ako sa career ko po na yan. But it's always been my dream to really stand for myself and really show that I kaya ko po mag-isa. Not because sinasabi ng mga tao na hindi ko kaya. Pero gusto kong patunayan sa sarili ko that I can do this myself and I can show them na kaya ng talento ko. Thank you. Thank you so much, Ayadu. Nakakatuwa na bangin ko si JK. Di ba parang pare-parehas kayo ng galing sa The Voice? Yes. Tapos, si Bwaka din yan. Oo, totoo. Tapos ngayon, makikita natin na parang considered na kayo like si JK din, di ba, sa mga latest hit songs niya. Yes, grabe. Yung mga OPM, parang uma-icon na din talaga, ganyan. So looking back doon, Kel, nakita mo ba ang sarili mo kung nasaan ka ngayon noong time na pumipila pa lang kayo na para mag-audition? Wow! Nakita ko? No! Hindi naman talaga. Pero alam ko pangarap ko ito eh. I knew that I could do it, but I never thought that it would happen. And for it to happen at the age of 20 is a dream. Minsan nakakalimutan ko po kasi 20 pa lang ako. Kasi sa medyo matagal na din po ako sa industriya. So sometimes you forget how old you are at this point. Pero it's such a blessing talaga. And for me to be signed to the network contract with ABS, sobrang masaya po ako. Totoo yan. Grabe, I'm sure masaya ang mga fans ni Kel at Chari na nanunood ngayon at nagpapadala ng mga comments nila. Kaya maraming salamat sa mga nakatutok. And Kel, your message to your fans, sa lahat ng mga taong hindi ka iniiwan sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo dito sa career mo. Lagi kong sinasabi, kung wala kayo, wala rin ako. Thank you guys so much for all the support throughout all the years. Grabe, 8 years na po sa showbiz at yung mga fanatics ko, hindi pa rin ako iniiwan. Maraming salamat sa inyo lahat. And pinapangako ko sa inyo, gagawin ko lahat para magpasaya. Yun naman talaga ang importante.